Gawitin po natin yung God is on the throne. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you're faithful to move again. This mountain seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful until the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. Pure, so I won't fear, 'cause I know you got this. Your power is here. You are my breakthrough. You're making all things. So praise you forever. To you I sing. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. Tayo pong lahat ay manalangin ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat sa gabi ito. At kami po muli ay nagtitipon sa iisang pangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo. At naniniwala kami, O Diyos, na kung may dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Ngayong gabi, Panginoon, wine-welcome po namin ang presensya mo sa bawat isa, sa bawat isang tahanan na kasama namin ngayon. Kung nakikita mo po na hindi kami karapat-dapat ngayong gabi, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, umingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, patawarin mo. Maraming maraming salamat sa laging nakaraan na kapatawaran sa bawat isa. Na
kung kami po ay hihingi ng tawad, ikaw ay magpapatawad at lilinisin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Purihin ka, O Diyos, purihin ka ngayong gabi, Panginoon. Dalangin namin, hawiin mo, Panginoon, ang anumang ginagawa o gagawin ng kaaway sa mga sandaling ito, Panginoon. Hawiin mo ang anumang balakit, Panginoon, upang aming madinig ang iyong mga salita. Hayaan mong malayang kumilos ang iyong banal na spirito sa bawat buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na ang pagpapala mo ay lubos na dumaloy, Panginoon, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, O Diyos, ngayong gabi. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na may nakalaan kang magandang bagay. Sa muli, Panginoon, ng pagbabalik namin, alam namin na may maganda kang nakalaan sa bawat pamilya. Tinataas po namin ang bawat pamilya, Panginoon, na kung mayroon man po silang mga pangangailangan, mga pinagdadaanan, O Diyos, sumakanila ka, Panginoon. Tugunin mo, Panginoon, ang bawat panalangin na hindi na nila na nasasambit, Panginoon, sa kanilang mga labi. Ngunit sa bawat puso nila, Panginoon, nakikita mo ang bawat nais nila, ang bawat naisin nila, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, tugunin mo po ito. Katagpuin mo po kami, Panginoon. Katagpuin mo po ang lahat ng pangangailangan namin. Pagalingin mo po ang lahat ng aming mga karamdaman, ang aming mga sama ng loob, ang aming mga hinanakit. Pagalingin mo po kami, O Diyos. Inaangkin namin, Panginoon, ang tagumpay sa iyong pangalan. Inaangkin namin na ikaw, O Diyos, ang tutugon. Ikaw ang Diyos, ang maluluwalhati. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay magsalita ng amen and amen, amen and amen. Amen. Magandang gabi. Na-miss nyo ba kami? Kami po, Pauline, na-miss mo ba sila? Ikaw, Daddy, na-miss mo ba sila? Siyempre. Tunay po, totoo po, na na-miss namin kayong lahat. Nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay sa amin na kami po ay makapagpahinga for a week. Marami pong nangyari. Tunay nga na na-recharge kami ni Pastor, what we did. Nag-walking kami, binalikan namin yung nature, binalikan namin yung kagandahan ng creation ng Panginoon. We go back kung paano nagplano, kung paano ginawa, kung paano nagkaroon ng realidad itong gawain natin at binalikan po namin kung ano ba yung goal ng gawain ito. Kaya muli nagbabalik kami na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng katagumpayan. Alam namin there's something new, there's something great na nakalaan ng Panginoon. Hindi lamang po sa aming pamilya, kundi sa bawat pamilya po na kasama namin ngayon, gabi-gabi. Alam po namin na ang bawat araw ay mahalaga, ang bawat sandali, ang bawat 8 o'clock habit ay nakaka-excite. I hope and pray na na-excite po kayo na sa mga darating, ma-excite pa kayo sa mga darating na araw na bagong revelasyon ng Panginoon na dadalhin sa atin ng aking mahal na pastor. Wow! Praise the Lord. Okay? Okay na? Okay na. Pwede na tayo mag-start. So, magandang gabi po, mga kapatid, sa inyong lahat. Unang-una, nais kong pasalamatan yung family ni Ate Dang sa kanilang one week na pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung naging pagpapala po yung pamilya ni Ate Dang. At nais ko rin pasalamatan yung mga dumalo dun sa financial literacy webinar nung nakarang linggo. Naging matagumpay din po ito. In fact, yung mga kasamahan kong pastor na nagsidalo
ay ang dami nilang natutuhan, sabi nila, at in-apply nila kagad yung kanilang mga natutuhan. So, meron nga isa nagpatotoo, nag-decluttering daw sila sa bahay at kinakailangan magkaroon ng additional income. So, glory to God. Nice ko rin pasalamatan yung mga patuloy na sumusubaybay sa ating 8 o'clock habit. Lord, thank you sa buhay ng bawat isa sa kanila. Indeed, kayo pong lahat ay nagbigay inspirasyon sa amin na magpatuloy dito sa gawain ito. So, dahil po March 1 ngayon, no? Wow, March 1. To be exact, isang taon na. Mag-iisang taon na. Okay? So, ngayong buwan na ito ay isa-celebrate natin yung ating 1 year anniversary. So, pag sa ating anniversary ng 1 year ay magkakaroon tayo ng mga games, okay? So, magpapamigay kami ng GCAS galing kay CHCC. Okay. Magpapalaro. So, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay dadako sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Pero, alam niyo, isang bagay na ginawa ng Panginoon yung nakapagpahinga kami. So, napag-isipan namin na ibahin din yung format nitong ating gawain. So, of course, andun yung prayer, andun yung worship. Pero yung pamamaraan po ng pagtuturo, iibahin po natin yung style na kung saan instead na parang devotional, so ang gagawin ko more on parang equipping or training na po. Magle-level up na po tayo. So may mga subject tayo na pag-aaralan upang tayo ay patuloy na ma-equip ng ating Panginoon. So may kwento ko lang po mga kapatid. 2 weeks ago, nung alam ko na magpapahinga ko for 1 week, hindi alam ng asawa ko, taka ng aking mga anak, umakyat po ako dun sa pinakamataas na bundok dito sa Baguio. Dun sa may Santo Tomas. At isang umaga, maagang-maaga po akong pumunta ron. At of course, napakaganda nung view. Okay. Napakaganda po nung view doon dahil overlooking yung buong Baguio City. At habang ako po ina doon at inaantay ko yung sunrise, meron pong revelation sa akin si Lord na kasi the reason why I went up to the mountain to pray and to seek the Lord, ano yung susunod dito sa ating 8 o'clock habit. At you know, the Lord reminded me of what to do sa mga susunod pa na mga araw, mga linggo, mga buwan dito sa ating 8 o'clock habit. Yun nga, suddenly, yung sunrise nag-appears. No? Lumabas na yung araw at na-remind ako ng ating Panginoon doon sa ating, dito sa CHCC, meron kaming vision na, alam niyo yung shine? Okay, doon po sa hindi nakakaalam. So, ang pangalan po ng aming church ay Church on a Hill Christian Community. Ayan, nakikita po ninyo sa background. At ang ibig sabihin din po ng CHCC is committed to honoring Christ's commission. So, ni-remind ako ni Lord na we have to focus on our mission na kung saan we are committed to honor Christ's commission. At yung vision natin, kung paano natin isasakatuparan yung honoring Christ's commission is by transforming schools, homes, industries, nation, and the earth. So parang S stands for schools, homes, industries, nation, and the earth. True ekklesia. Okay? True ekklesia. So yung ekklesia, mga kapatid, ito yung Greek word sa salitang church. So sa pamamagitan ng church, matransform yung school, sa pamamagitan ng church, matransform yung homes, sa pamamagitan ng church, matransform yung industries, hanggang sa matransform yung buong nation, hanggang sa matransform yung buong
sanlibutan, buong mundo. Kaya napakalaki ng vision na ito. Sabi nga ni Pastor John sa akin, Nel, sa laki ng vision mo, dapat mabuhay ka pa ng matagal. Sabi ko, hindi kinakailangan dahil kailangan itong vision na ito ay maipasa sa susunod na henerasyon. Okay? So, dahil po doon, mga kapatid, isinilang yung ekklesia in the home. Okay? Kaya nga nung nagkaroon po ng pandemic, naisip ko po na bakit hindi natin i-maximize yung ekklesia o magkaroon ng ekklesia in the home. Na kung saan, naniniwala ko na yung bawat excuse me, yung bawat tahanan po ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya nga po, naniniwala ko na itong ginagawa natin na ito na 8 o'clock habit ay malaki ang maitutulong nito, hindi lang during pandemic, kung hindi hanggang sa magkaroon ng katuparan yung mga panalangin natin na nga, go and make disciples of all the nation. Ngayon, sa gabing ito, mga kapatid, mapapansin po ninyo, nakalagay dito sa aking background yung ekklesia everywhere. Kasi yung po yung vision ng ating Panginoon, through ekklesia, mapenetrate niya ang buong mundo. Okay? Na kung saan, sa bawat sector ng society, sa bawat sa eskwelahan, sa mga tahanan, sa mga tanggapan, sa pamahalaan, ay magkaroon ng ekklesia kasi naniniwala tayo na ang vehicle para magkaroon ng transformation ay sa pamamagitan ng ekklesia. Now, ang ekklesia po o church ay hindi po building, kung hindi the people of God. So, tayo po bilang mga bayan ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, tayo po ang ekklesia. Wherein, sabi nga ng Panginoon, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga, kami ay tatlo, pero hindi lang kami tatlo. Nariyan po kayo, meron tayong mga kasamahan na mahigit 30 na kasamahan sa inyong mga tahanan. So, just fasten your seatbelt. Alam ko, merong gagawin ng Panginoon sa inyong buhay, at merong gagawin ang Panginoon sa inyong mga pamilya. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, maging pagpapala po kami. You know, ang layunin po natin sa ating 8 o'clock habit, hindi lamang po, not only to share the gospel. Given na po yun eh. No? To share the gospel through online. Pero, isa ho sa layunin natin kung bakit meron tayong 8 o'clock habit is to set an example for all of you. Na kung saan, kahit kayo ay nasa bahay, pwede rin po tayong magamit din ng Panginoon na kung saan yung ating mga tahanan ay gamitin ng Diyos to advance His kingdom. So, hindi lang po yung pamilya namin. Kung hindi, bawat pamilya na nire-represent natin ay maaaring gamitin ng ating Panginoon. Naalala ko one time sa Facebook, merong lumabas na parang karikature. Nag-usap po si God at saka si Satan. Sabi ni Satan, "Look," sabi niya, "I have shut down your churches." Nagmamalaki si Satan. Sabi niya, "I have shut down your churches." Pero sumagot si Lord, sabi niya, "No, you just opened many home churches." Alam nyo, ngayong pandemic na ito, isa ho sa mga magandang bagay na nangyari ay nagkaroon, nabuksan yung mga tahanan ng magkaroon ng gawain sa bawat tahanan. Kasi nga po, nakaano po tayo eh. Naka home quarantine. And most of the time talagang nasa bahay lamang po tayo. Now, nais ko po nang basahin yung ilang talata sa Book of Malachi. Usan po ninyo yung Bible ninyo sa Book of Malachi. Chapter 1, verse 10 to 11. Merong mensahe si Propeta Malachi. Sabi rito sa Malachi chapter 1, verse 10 to 11. Sabi niya, dito sa New Living Translation, "How I wish one of you would shut the temple doors so that these worthless sacrifices could not be offered.
I am not pleased with you, says the Lord of the heaven's armies, and I will not accept your offering. But my name is honored by people of other nations from morning till night, all around the world. They offer sweet incense and pure offerings in honor of my name. For my name is great the nations among the nations, says the Lord of the heaven's armies. So dito makikita natin, mga kapatid, sabi ni Propeta Malakias, how I wish one of you would shut the temple's door. Medyo sad po, no? Why? Kasi nga, this worthless sacrifice could not be offered. So that this worthless sacrifice, so dumating po sa punto na para sa Panginoon, yung kanilang mga sacrifices ay naging worthless na. Kaya nga, nag-wish na one of you would shut the temple's door. Sabi niya, I am not pleased with you, and I will not accept your offering. So dumating yung panahon na kung saan, dahil naging worthless nga yung mga sacrifices, ay hindi na tinanggap ng Panginoon yung mga offering in the temple. Pero the good news is, verse 11, but my name is honored by people of other nations from morning till night. So meron namang isinara yung temple, pero meron namang binuksan ang Panginoon na opportunity for all for other nations, no, to bring a sweet incense and pure offering in honor of my name. So parang I'm trying to imagine, no, parang nagkaroon ng fulfillment itong sinasabi ni Malakias na yung mga churches nag-close, pero hindi ibig sabihin nun, hindi nagpatuloy yung gawain ng Diyos. Kundi, nung nag-close yung temple o nag-close yung mga churches, nagbukas naman ang Panginoon ng mga opportunity sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. So, sa gabing ito, mga kapatid, mula sa gabing ito, tatalakay natin yung ekklesia in the home. No? Bakit ba merong ekklesia in the home? Bakit ba meron kailangan magkaroon tayo ng gawain sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan? So, why ekklesia in the home? So, bakit sa bahay? No? Bakit sa bahay? Dahil po ba may pandemic? Kaya lang tayo nagkaroon ng gawain sa bahay? Aalamin po natin, mga kapatid. At aalamin din po natin kung ano yung mga advantages. No? What practical advantages would meeting in a home have? Kung ano man yung mga practical advantages kung magkakaroon man tayo ng gawain sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. By the way, mga kapatid, hindi po ako anti-large gathering or anti-mega church or face-to-face gathering sa mga churches. No, what I'm saying is kailangan po natin ng maraming klaseng gawain upang patuloy nating ma-advance yung kingdom of God. So, isa na po doon sa binuksan natin ngayong taon na to, yung ekklesia in the home. Okay? So, number one, mga kapatid, makita natin mula sa banal na kasulatan na yung house churches is scriptural. Okay? It is scriptural. So, yun yung unang point. It is scriptural. Marami po tayong mga talata sa Biblia na makikita na yung mga unang mananampalataya, particularly yung early church, okay, yung mga unang mananampalataya sa New Testament, sila po ay unang nagtitipon-tipon sa kani-kanilang mga tahanan. Sino po sa inyo nakapanood nung movie na Fiddler on the Roof? Okay, isa po yung classic movie na kung saan
nilarawan po doon yung buhay ng mga Jew, ano? At napanood ko kung paano nila ino-observe yung tinatawag na Sabbath day. Ino-observe nila yung Holy Communion, kung paano nila sineselebrate yung Passover. So, yun po yung picture na nakikita ko dito, mga kapatid. So, alam nyo po ba na yung first 300 years ng early Christianity, the first 300 years, yung mga mananampalataya doon ay, nung panahon na yon ay laging nagtitipon-tipon sa mga tahanan. It was 323 AD that the first Christians met in church building. At yan po yung sa panahon ni Constantine. No, si Constantine po, siya po yung emperor ng Rome during that time dahil hindi nga po mapigil yung paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon hanggang sa nakarating na sa mga emperor yung ebanghelyo. I believe itong si Constantine ay naging isang mananampalataya. So, na-convert siya sa Christianity. At dahil dito, in honor of Christianity, nagpatayo po siya ng mga basilika. Okay? At yan po ay naganap in 323 AD. So, hindi lang po siya nagpatayo ng basilika sa Constantinople. Nagpatayo rin po siya ng mga church building sa Rome, sa Jerusalem, and in many parts of Italy between 323 and 327. Okay? Yung panahon na yon, 323 to 327, si Constantine nga po ay nagpatayo ng mga church building o tinatawag na basilica o cathedral, wherein doon nagtitipon-tipon yung mga mananampalataya. But, for the first 300 years in existence ng early Christianity, okay, almost exclusively in private homes, no, doon nagtitipon-tipon yung mga unang mananampalataya. Kasi nga po, wala pang mga church building o cathedral or basilica during that time. So, yung mga mananampalataya, talagang nagtitipon-tipon po sila sa mga tahanan. Kung mapapansin po ninyo, magbibigay ako ng ilang mga talata. Dito po sa Acts chapter 20, verse 20. Sabi ni Apostol Pablo, "I never shrunk back from telling you what you need to hear, what you needed to hear, either publicly or in your home." So si Apostol Pablo, talagang nangangaral siya sa mga tao upang marinig nila yung ebanghelyo sa kani-kanilang mga tahanan. So dito makikita po natin na talagang yung mga unang mananampalataya ay nagtitipon-tipon at si Apostol Pablo ay nangangaral sa kani-kanilang mga tahanan. Kung mapapansin po ninyo, dito sa Romans chapter 16, marami pong binanggit na pangalan dito si Apostol Pablo sa Book of Romans chapter 16, na kung saan ina-acknowledge niya yung naging ministry nitong mga taong ito. At yun nga po, binanggit dito na may mga gawain na natitipon sa kani-kanilang mga tahanan. No? So, house churches played an essential role in the rapid growth and the ultimate triumph of Christianity. Dahil nga po yung ebanghelyo ng ating Panginoon, kumalat ng gusto. Ito po yung naging dahilan kung bakit naging mabilis yung paglago ng ebanghelyo at nagtagumpay ang Christianity. Ito po, trivia mga kapatid. In 400 years later, pagkatapos po na namatay ang ating Panginoon, after 400 years, can you imagine yung buong Roman Empire ay nag-collapse? Okay?
Sino makapag-iisip na yung Roman Empire, halos one-third ng buong mundo ay nasakop ng Roman Empire during that time. And yet, this superpower nag-collapse. Why? Kasi nga po, yung Christianity ay lumaganap. So, hindi lang po sa Jerusalem, kung hindi maging sa Rome at sa buong Roman Empire, lumaganap. Di ba ang yung Roman Empire, talagang particularly si Nero, pinersecute niya yung church. No? Maraming mga emperor na talagang sinikap nila na iburahin sa kasaysayan ng Christianity. And yet, makikita po natin, yung Roman Empire, wala na, pero yung Christianity, naririto pa. So makikita po natin kung gaano yung kapangyarihan ng Panginoon to sustain the ministry. At ang isa sa kinikilala nilang sekreto ay yung ministry ng mga unang mananampalataya sa kani-kanilang mga tahanan, no? They became witnesses through their words, through their lives, through their suffering. So nagpatotoo sila. At alam nyo, hindi lang po yung paglaganap kasi ng Christianity during that time ay talagang naging mabilis dahil nga po even sa mga shops, sa mga factories, sa mga tahanan, in the marketplace, talagang nangangaral sila ng salita ng Diyos. At dumating nga po sa punto na kung saan yung buong Roman Empire ay nag-collapse after 400 years of biblical Christianity na nagsimula sa Jerusalem during the time nung ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. So, naging mahalaga po yung papel na ginampanan ng mga tahanan, no? So, kung mapapansin po natin sa Book of Acts, ni-report po ni Luke na may mga house fellowships o house meeting in Philippi, in Thessalonica, in Corinth, in Troas, okay? So, binanggit po yun sa Book of Acts, yung mga naging gawain ng Panginoon sa Rome, sa Colossae, sa Jerusalem. So, mababasa po natin yung mga lugar na yon na kung saan lumaganap yung biblical Christianity. So, maliwanag po sa Banal na Kasulatan na that the early church met in private homes of its more affluent members. Especially, nagtitipon-tipon sila dun sa mga bahay ng mga miyembro na merong maluwag na facility, no? Halimbawa po, si Philemon, no? Wealthy enough to own a slave, hosted a church in his homes. Yun po ang sabi sa Philemon chapter 2. Mababasa natin yun, no? Sa Philemon chapter, sa verse 2, to Philemon, our beloved brother and fellow worker, and to Apia, our sister, and to Archippus, our fellow soldier, and to the church in your home. So, si Philemon, probably yung si Apia, yun yung asawa niya. Tapos meron silang anak, ang pangalan ay si Archippus. Pero silang lahat ay naglilingkod sa ating Panginoon at merong gawain daw sa kanilang tahanan. So makikita natin si Philemon, no? Yung bahay niya ay naging bahay sambahan. So nagkaroon ng ekklesia in the home sa tahanan ni Philemon. Hindi lang po kay Philemon, halimbawa po si Lydia in chapter 16 verse 14. Si Lydia po isa po siyang prosperous businesswoman na nagbebenta ng mga mamahaling damit, no? At doon nga po sa kanilang tahanan ay nagkaroon din ng gawain. Kaya nga si Apostol Pablo po ay inimbitahan pa niya na manatili doon sa tahanan niya ng ilang araw upang ipagpatuloy yung pangangaral ng salita ng Diyos. Dagdag po natin, halimbawa si Aquila at saka si Priscilla. Ito po yung mag-asawa na mga negosyante rin to, no? Na kung saan ang negosyo nila ay tent making. Sila po yung naging kapartner din ni Apostol Pablo. At dahil po doon, yung kanilang tahanan ay ginamit din na ministry headquarters
ni Apostol Pablo. At yan po ay mababasa natin sa Acts chapter 18, 1 to 3. Another personality na binanggit sa Bible, si Gaius, no? Ito po ay matatagpuan sa 3 John 1 to 5. Nabanggit yung pangalan ni Gaius. Si Gaius po ay isang lingkod din ng Panginoon na kung saan very accommodating siya, na kung saan tinatanggap niya yung mga traveling missionary, mga traveling preachers, tinatanggap niya sa kanyang tahanan, pinatutulog niya, pinakakain niya, at nagsusupport siya sa mga manggagawa ng ating Panginoon. So, binanggit yung pangalan ni Gaius dahil nga po isa po siyang generous supporter ng mga missionary. So, dito natin makikita, mga kapatid, na scriptural, nasa Bible, na kung saan ang mga tahanan ay mahalaga ang ginampana ng mga tahanan ng mga mananampalataya. So, I'm trying to imagine, mga kapatid. So, sa gabing ito, let's continue to imagine, no? What if yung mga tahanan din ng mga mananampalataya, halimbawa, nagpatayo kayo ng napakalaking bahay, sana hindi lang ito maging tahanan o doon lang kayo nakatira. Kung hindi, pwede rin po na magamit sa ministeryo yung bawat tahanan natin. Sayang naman yung mga perang ininvest nyo doon sa bahay na yun kung tulugan lang o tirahan lang. Samantalang po pwede naman palang magamit to advance His kingdom katulad ng ginawa ng mga unang mananampalataya. So, yun po yung gagawin natin, mga kapatid, no? Naniniwala ako na bawat tahanan ay pwedeng maging sambahan. Sabi ko nga, inga, ekklesia everywhere. Okay? Church everywhere. Even sa mga tahanan natin, pwedeng maging church yung ating mga tahanan. Can you imagine yung pong potential growth of the church when our home became the base of our operation? Alam nyo, nangyayari na po yan, no? Binuksan na nga po ng Panginoon yung opportunity na kung saan ang mga tahanan ay gagamitin ng Panginoon to advance His kingdom. At ito po yung ikalawang point na gusto kong bigyan ng din. Una, it is scriptural. Pangalawa, it is strategic. Ang bawat tahanan po natin ay napaka-strategic place wherein it can be used by God, no? As a base of our ministry. Okay? As a base of our ministry. Ito po ay narinig ko lamang, ano? Nais kong pinag-isipan ko mabuti kung valid ba itong katotohanan na ito na narinig ko? Sabi nung isang speaker namin, our home is the embassy of heaven on earth. Naniniwala ba kayo doon? That our home is the embassy of heaven on earth. Ang tagal ko pong pinag-isipan yun, no? Na sabi niya, yung ating mga tahanan ay pwedeng maging embassy of heaven here on earth. Ako po naniniwala, mga kapatid. So, hindi po sapat yung mga churches o mga church building lamang natin ang dapat na mag-shine. Kung hindi, imagine nyo kung bawat tahanan, bawat pamilya ng mga mananampalataya ay magiging embassy of heaven. So, kakalat yung embassy, hindi lang yung sa mga churches. Pag sinabing embassy, okay, let me give you an illustration, no? Halimbawa po sa may Taft Avenue, naroon po yung tinatawag na U.S. Embassy. Okay? Yung pong property na yon, yung po ay inalat o ipinag... binigyan ng pahintulot ng ating gobyerno na yung property na yon ay una-una pag-aari ng Bansang Amerika.
na kung saan hindi, kahit Pilipino ka, hindi ka basta-basta makakapasok. Naalala ko nung kumuha kami nung kumuha ko ng passport at ng US visa, talagang very strict yung pagpasok doon. Hindi ka basta pwedeng pumasok doon without an appointment at kailangan kumpleto yung documents mo. So, kasi nga po, yung US Embassy doon sa Taft Avenue, sa Rojas Boulevard pala, yun po ay pag-aari ng Amerika na kung saan, yun nga, doon nakatira, doon nagtatrabaho yung kanilang tinatag na ambassador. Na kung saan, the power, the presence and of America ay naroroon dahil handun yung kanilang ambassador at yung kanilang embassy. So, likewise, kung ang ating mga tahanan ay embassy of heaven, mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, pwede rin nating ituring na yung ating mga sarili bilang mga ambassador, mga kinatawan ng langit dito sa lupa. Can you imagine kung magkakaroon tayo ng ganung mindset? Di ba sabi naman ng Bible sa 2 Corinthians, we are ambassador of Christ. Tayo yung mga kinatawan, tayo yung mga representative ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung tayo ay mga representative or ambassador of Christ, edi yung mga tahanan natin, mga kapatid, ay embahada ng langit dito sa lupa. Kaya nga, napakahalaga po na maintindihan natin na I believe may plano ang Diyos sa bawat tahanan ng bawat isa sa atin. In our experience, naranasan namin yung paglago ng ating ministry dito sa Baguio, yung Church on the Hill. Nagsimula siya sa tahanan, sa bahay, sa maliit na apartment doon sa Luwakan, hanggang sa napunta sa isang garahe, hanggang sa lumaki, dumami, hanggang sa nagkaroon na nga ng church building. Ang nakakalungkot nga lang po, most churches started in the home and yet ended up in church building. Okay? At dahil doon, makikita natin na yung growth niya ay medyo hindi naging gasimbilis nung ang pangagawain ay nasa mga tahanan. By the way, very strategic po talaga ang mga tahanan because home is a neutral ground for unbelievers to participate in our gathering. Mas madali pong mag-invite, mas madaling makapunta sa mga tahanan natin, yung ating mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaysa dalin mo sila doon sa church building. Kaya nga, very strategic po ang mga tahanan na ito ay nagsisilbing Embassy of Heaven. Ito nga po ay isang neutral ground for unbelievers to participate in our gathering. Diba? Pagkahalima, may birthday, mas madaling mag-invite. Punta kayo dito sa bahay. At pag nagpunta sila sa inyong mga tahanan, ay meron kayong pagkakataon na mag-minister din sa kanila. So, hindi nga lang pwede ngayon dahil pandemic, pero naniniwala ako, pagka natapos na itong pandemic na ito, at natutuhan natin na mahalaga ang ating mga tahanan sa kaharian ng Diyos, then, meron na tayong idea kung ano ang gagawin natin pagkatapos ng pandemic. Ito yung tinatag na post-pandemic project natin. Yung maging kasangkapan ng Diyos, even yung bawat tahanan. Kaya nga, ekklesia everywhere. So, during that time, okay, let me conclude no dito sa aking sasabihin. Di po ba yung persecution ay naganap sa Bukobox din? Mababasa natin doon na nagpatuloy at naging very intense yung persecution. Pero hindi po naging hadlang yung persecution upang yung church ay lumago at mag-expand to the whole Roman Empire. In fact, dito sa Acts chapter 5:28, sabi niyong ito yung commentary ng mga persecutor ng mga unang mananampalataya. Sabi niya, "We gave you strict orders never again to teach in this man's name. He said, instead, you
have filled all Jerusalem with your teaching about Him. Sabi ng mga tao, di ba pinigilan namin kayo na huwag na kayo mangangaral at magtuturo tungkol sa taong ito? Pero anong ginyong ginawa? You have filled all Jerusalem with your teaching about Him. And you want to make us responsible for His death. Okay? Biro mo, you have filled all Jerusalem with their teaching about Him. Eh, pero during that time, wala silang internet. No? Walang cellphone. Walang cellphone, wala silang mga gadget katulad ngayon, pero walang microphone, walang sound system. And yet, they were able to fill the whole Jerusalem with their teaching about Jesus. Now, let me share with you, brothers and sisters, na even prior to the persecution, yung mga tahanan ng mga mananampalataya ay ginamit na nila to advance the kingdom of God. Let me give you a short comparison, okay, between the churches in Russia and the churches in China. Okay? Meron pong comparative study na ang gandang i-analyze, no? 'Di ba yung Russia, actually marami rin pong naging mananampalataya sa Russia. In fact, itong mga taga-Russia, nagpatayo po sila ng mga church building, mga cathedral, mga basilica. Sa Russia po, eh, maraming mga malalaking mga church building. Dahil nga po nagkaroon ng paglaganap din ng ebanghelyo sa Russia. Now, likewise, sa China po, marami rin pong naging mananampalataya. Dahil nga marami rin pong mga missionaries ang pumunta ng China upang ipalaganap yung mabuting balita, lalong-lalo na sa panahon ni Hudson Taylor. Subalit, yung Russia at saka yung China, pareho silang na-conquer o na yung communism. Okay? Nasakop ng communism itong dalawang bansa na ito, yung Russia at saka yung China. Naging communist countries itong dalawang malaking bansa na ito. But you know what? What's the big difference? Yung mga mananampalataya sa Russia napigilan na umulad at lumago dahil naka-concentrate lang sila dun sa mga malalaking church building nila. Subalit, sa China, okay, dahil po yung mga mananampalataya doon, yes, they were also persecuted dahil nga nung nagkaroon ng communist takeover sa kanilang bansa. And yet, yung pong mga mananampalataya doon, they went underground. They went underground. Meaning, patago yung kanilang mga gawain at ito po'y ginaganap hindi na sa mga church building kung hindi po sa mga bahay-bahay na nila. So, ang tawag nga po doon ay mga house churches, underground house churches. So, bagamat pareho silang na take over ng communism pero nag-survive itong mga underground church house churches sa China dahil po nagsimula sila ng gawain sa kani-kanilang mga tahanan. Alam niyo po ba kung ilan po ang estimated number of Christian sa China? Sabi po ng report, there are about 130 million underground Christians na mga mananampalataya sa China ang nagtitipon sa kani-kanilang mga tahanan. So malalaman natin yung kanilang sikreto. Paano sila nakasurvive? Paano nila na-spread yung gospel sa pamamagitan ng mga house churches na ito? So abangan po ninyo mga kapatid yung ilang pang mga advantages kung bakit po mahalaga sa mata ng Diyos yung mga tahanan natin. So your home matters to God, no? Bilang mga mana, yung bahay nyo, yung tahanan nyo ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. At pwedeng gamitin ng Panginoon yung bawat tahanan ng bawat isa sa atin to advance His kingdom. Subaybayan po ninyo yung ating pag-aaral.
tungkol sa bagay na ito. And I believe, magkakaroon tayo ng vision na, oo nga, no? Pwede pala akong magamit ng Panginoon. Pwede pala yung tahanan namin ay magamit ni Lord. Tuturuan ko po kayo kung ano ang inyong gagawin sa susunod nating mga pagbubulay-bulay at pag-aaral. So, tandaan po natin yung dalawang principle na tinuro ko po sa gabing ito. Una, it is scriptural. Pangalawa po, it is strategic. Magandang gabi po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Indeed, Lord, you are on the throne. Hindi kayang pigilin ang iyong kalooban. Ikaw ay unstoppable God. Ano man yung mga banta na maaring humadlang sa paglaganap ng iyong ebanghelyo, hindi ito magtatagumpay. Dahil you are the God who is on the throne. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang kalooban mo pa rin ang siyang masusunod, siyang mangyayari. Panginoon, salamat po. Bagamat karamihan po sa mga church building ngayon ay sarado dahil nga po sa pandemic na ito. Pero salamat po dahil binuksan mo naman ang mga tahanan ng mga mananampalataya upang doon kami sumamba sa inyo, mag-aral ng inyong salita at ma-equip kami upang magamit mo kami to advance your kingdom. Kaya nga Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Dinadalangin ko, Panginoon, yung bawat tahanan namin ay maging embassy of heaven here on earth. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Dinadalangin ko po yung mga ama ng mga tahanan, yung mga ina ng mga tahanan, yung mga anak namin, Panginoon, sila rin ay ma-ready namin. Sila rin ay ma-equip namin upang pagdating ng araw na sila'y mayroon ng sarili-sariling mga pamilya, alam na nila ang kanilang gagawin to advance your kingdom, to preach the gospel, hanggang sa makover na namin ang buong sanlibutan ng iyong ebanghelyo. Salamat po, dakilang Ama, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, O God. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Maghari ka sa bawat tahanan. Magmanifest ang iyong presence sa bawat tahanan. Panginoon, sinasaway ko po sa pangalan ni Jesus anumang demonic forces trying to destroy the families, O God. Alam ko, Panginoon, dahil mahalaga ang bawat tahanan sa iyong kaharian, ang aming kalaban ay hindi tumitigil upang sirain, guluhin ang aming mga kanya-kanyang tahanan. Pero hindi siya magtatagumpay. Dahil kami po ang iyong eklesia. Sabi mo sa iyong salita, O Diyos, I will build my eklesia and the gates of Hades will not prevail against it. Hindi magtatagumpay ang aming kalaban dahil kami ang eklesia ng aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Sinasamba ka namin. Dinadakila namin ang inyong pangalan. Panginoon, sa gabing ito, patuloy ko pong dinadalangin itong 8 o'clock habit na ito, itong aming gawain sa aming tahanan, naway maging pagpapala kami sa marami pang mga tahanan. Kaya nga po, Diyos, dinadalangin ko, continue to bless this ministry. Use us, O God, for your honor, for your glory, and for the advancement of your kingdom here on earth. I-consecrate, inikino-consecrate namin sa iyo, Panginoon, ng aming family, ang aking buong sambahayan. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami mag-asawa. Gamitin mo ang aming mga anak. Gamitin mo, Panginoon, yung mga talento na ibinigay mo sa bawat isa upang patuloy ka naming mapaglingkuran. Salamat po sa iyong paghahari sa aming mga tahanan, sa iyong tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po.
Muli po tayong magse-celebrate ng banal na hapunan. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito dahil buhat nung inialay mo ang iyong sariling buhay sa krus ng Kalbaryo, naranasan namin, Panginoon, ang iyong kaligtasan. Buhat nung kami nanampalataya sa iyong ginawa para sa amin, tinanggap namin ang buhay na walang hanggan. Tinanggap namin ang iyong kaligtasan sa aming mga buhay. Tinanggap namin ang katubusan mo sa aming mga buhay. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, muli kaming kakain ng tinapay na ito, sumasagisag sa iyong katawan, tanda ng aming paggunita sa iyong ginawa para sa amin. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyong naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin sa aming mga pagkakasala. Kumain po tayo ng may pasasalamat sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Panginoon, ang iyong banal na dugo ang siyang tumubo sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Binuwis mo ang iyong sariling buhay. Nag-alay ka ng iyong sariling dugo para sa amin. Ang iyong dugo ay banal upang mapatawad ang aming mga kasalanan, upang maging malinis kami sa harapan ng Diyos. Mapagaling kami sa aming mga karamdaman at mapanumbalik yung aming kaugnayan sa inyo. Panginoon, kinikilala namin ang iyong ginawa para sa amin at kami nagpapasalamat at muli namin itong alalahanin sa gabing ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Amen. Maraming salamat po for joining us tonight. Pasensya na po at excited lang kami. Excited po si Pastor at tayo po ay nag-overtime. Hindi pa. 3 minutes pa. 3 minutes na lang po. Baka po nasanay kayo the other week na mabilis lamang po. Ngayon po ay nagpapasalamat kami for joining us tonight. Brother Ahmed Abdullah Kaye from Canada. Hello, Ahmed. Feli Aquino, Ati Feli sa Novaliches, Kuya Ray Gonzalez sa City Camps. Hello po sa lahat ng mga taga-City Camp dyan. Sister Erlinda Cruz na taga-Saldina Village, taga Novaliches. Wilma Tamihing, Sister Wilma, Brother Elias, Bobis, Cabet del Rosario from Bulacan, Sister Justa dyan, Sister Jane Dingo, Nanay Lolita Rimas, Tatay Ador, and Sister Edna, Kuya Jerry, Ate Joan, and family, Sister Paz Laulayan, Tito Ben and Tita Judy, hello po. Ledesma Maranya, Sister Ledesma Maranya, Ate Tess del Rosario, Tisha, hello. Sister Josepa Kulanay, at sa buong pamilya po ng mga Kulanay, kami po ay nagpapasalamat. At another church po, house church, ang magaganap sa inyong tahanan. Ate Evelyn Gamboa, Sister Arlene Usan from Ordaneta, Sister Jane Dingo, Sister Maribic Villasenor, salamat po sa patuloy na pagsama sa amin. Sister Nerissa Alduca, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa katugunan ng iyong dalangin para sa iyong kapatid at sa buo niyang pamilya. Sa asawa indeed, niya. God is really good and Amen. He is an answering God. Amen. Kay Ate Glenda Martin, thank you very much din sa iyo, Ate Glenda. Sister Josepa, Sister Rochelle Mendoza Ocampo ng Israel, maraming salamat. Carica Castillo from Plaridelba, si Carica. Basta Bulacan. Sister Paz Daulaya, Nueva Vizcaya. God bless po. Jennifer Aroni, Sister Jennifer Aroni, Sister Rosemary Sherbo from hindi Italy. Israel. Carica Castillo. Baby June Estenor. Estenor, hello. June Estenor. Kuya Jing Sanil and Ma'am Des, Ate Che Pugoon,
Shelo, Mami Cecilia, Pastor Moses Gamata, Cindy, and sino pa? Doktora Eddie. Doktora Eddie, Pastor Moises Gamata, Brother Rex Agusti, Noemi Sarol, Mark Jester, hello. Noemi Sarol, I think this is your first time. Yeah. Welcome po sa 8 o'clock happy. Si Glad Galano, Mandy Pascual Tamayo, classmate mo. Ah, Pastor Mandy Tamayo, hello. Hello Gwen Galano and William. Michelle K. Policarpio, hello. Joan Mateo. Mateo. Emma, Wilma Pusani. Labawig. Carm Rimas, Ledesma Maranya, Augusto Layagan, Suset Empainado, Robert, Tito, Kuya Bobby Gonzalez, Jennifer Camero, Sister Ellen Ong, Wilma Tamiing, Lolita Rimas, Tatay Ador, God bless po. Maraming maraming Arlene pong Uson, salamat. Arlene, thank you very much din maraming, sa maraming pong blessing. Salamat for joining us today. Please don't forget to share, like, follow, and subscribe. Mga, yung mga nasa YouTube, God bless Facebook po. Account natin, Instagram, and YouTube. Nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi at magkaroon tayo ng kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Amen. God bless Good po. Night, Good night, everyone. See you all tomorrow.